So sa klarong pananalita, ako'y, I'm not a cineast. Ako'y manunood lamang na ordinaryo ng pelikulang Pilipino. Pag tinanong ko kayo, ano ba itong sinasabing found story? How will you make me understand? Ako, yun yung lagi kong sinasabi, na ang found story, hindi ko matandaan kung nasabi din ni Sir Bing dati sa akin. Pero pag in-explain mo siya, parang the story is just there, all you have to do is recognize it. Kumbaga, the story is just there, yeah, all you have to do is to recognize it. Pansinin mo lang, kumbaga, kung ang basong to, may kwento na yan eh. So halimbawa, ako ang artista. Ito'y nanggaling sa isang guro. Hindi ko alam na naging guro ko pala nung grade 1 ako. So now, if I were to relate to the glass, as a director, how do you apply the found story? Actually, marami kasi siyang marami tinuturo si Sir Bing. Like, kunwari, kapag inalam mo yung history, yung timeline ng buong kwento ng baso na yan, hahanapin mo doon yung sinasabi nila na reportable. Ito yung kakwento-kwento. Ito yung pwedeng makarelate yung mga tao. So, it's not a technique. I get it. Okay. Sa akin, parang, how do you make an uninteresting story interesting? Kasi nga, mundane, ordinary people. So the ordinary word really is there. Yeah. It cannot be idealized. It can be the worst story in the world. So how can you make an ordinary story, an ordinary character, for example, interesting? Interesting. How important is an audience in the found story school? Somebody has to believe in your story. Somebody has to believe in your story. Doesn't have to be a big blockbuster. No. For you to be validated as having done the found story. Yes. Somebody, one or two persons can I like your story. A producer would tell you, gusto ko yung story mo. Kakaiba siya. Bakit siya kakaiba? Kasi... Pero hindi ba pwede ang mainstream? Ganun din ang reaksyon? Ang context lagi is, parang trite na eh. We're looking for something different. Or let's take a look at this found story. At that time, Bing used to call it, sa amin parang found object lang siya. Found object. Okay. Tapos ang keyword niya is, it has to be man-made. It has to be man-made. Like, ang best example niya lagi is American Beauty. Yung videographer at ang character doon, may lumilipad na plastic na papel. Okay. Tapos, girlfriend ata yung anak ni Kevin Spacey. Tapos, nagnanarrate siya ng feelings niya doon sa girl, pero may lumilipad na object. Yung object naging found object of his affection for the girl. Ganun siya, tapos naging poetic yung lines. So, from something man-made, you create a certain idea or a certain feeling, a creativity, na you convey a new story from it. Okay. Don't go. Found story para sa akin is paano mo ikukwento yung buhay ng isang ali sa palengke na walang bumibili sa kanya sa mga customer, o kaya naman ay isang janitor sa school na hindi pinapansin ng mga estudyante. Ano yung kwento nung taong yon? At ayun yung katulad ng pelikula ko, halimbawa sa Pamilya Ordinaryo, title pala. Ordinaryong teenager silang dalawa na natutulog sa lansangan. Sila yung mga taong invisible sa iba, sa karamihan, na hindi sila pinapansin. Ano ang kwento nila? Ano ang conflict ng buhay nila? And yun yung trinay ko na alamin. Yung kwento ng Pamilya Ordinaryo is parang nanakawan sila ng anak, pero hindi yun actually ang punto ng kwento eh. Ano yung mas ninakaw sa kanila? Hindi yung bata, kung ano pa yung ninakaw sa kanila ng lipunan.